Tungkol pa rin sa pananalasa ng Bagyong Odette, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na si Mark Timbal. Maganda umaga, Mark. Ma'am Susan, good morning po sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan sa station at mga kababayan po natin nanonood at nakikinig. Good morning po sa lahat. Mark, doon sa monitoring ninyo, ano yung mga lugar na matinding naapektuhan itong Bagyong Odette? Opo, tuloy-tuloy po ang monitoring ni NDRRMC Operation Center dito po sa mga kaganapan bunsod po ng pagdating ni Typhoon Odette. So far po, wala pa po tayong major untoward incident na natatanggap mula sa mga kasamahan natin sa region. Pero ang maganda po ay nakapagsagawa ng maraming preemptive evacuation activities ang ating mga kasamahan sa local government. Nagkaroon po ng mga preemptive evacuation sa Western Visayas, specifically po dyan sa may Roja City in Capiz. Nagkaroon din po ng malakihang preemptive evacuation ng 783 families dyan sa Caraga region. Nagkaroon din po tayo ng evacuation activities dyan po sa Eastern Visayas, ang una pong sumalubong dito kay Bagyong Odette. Nagkaroon din po ng mga suspension, yung automatic suspension of maritime activities and inter-island sea voyages between Bicol Region, Region A, Region 8, Central Visayas at ang doon po sa coastal waters ng northeastern portion ng Mindanao. Dito na rin po ang mga pagbiyahe. May natanggap na din po tayo ng ulat ng mga stranded passengers dyan po sa mga puerto sa Calabar Zone, specifically yung mga tatawid pong papuntang Mimaropa dahil some of those areas po ay under the coverage na po ng storm warning signal. Yung ating pong dito po sa national, ang preparation po natin ay technically tapos na. Ilangatayin na po natin itong pagdating talaga niyo ng Bagyong si Odette. We have more than 2,000 search and rescue teams that are naka-alert status na po to support the search and rescue operations doon sa ground. Iba pa po yan doon sa ating mga search and rescue teams sa local government unit. Ang ating mga relief items din po ay ready and more than enough ang supplies natin. At the national level po, the total count is worth more than 900 million pesos. Ready for deployment and logistically supported po yan para matulungan yung ating mga community. Yes, Mark, yung mga stranded natin mga kababayan, paano? May naibibigay bang tulong dito? Kasi siyempre, yung iba dyan talagang wala nang halos pera, di ba? At kung ilang araw na silang stranded, ano yung pwede maibigay sa kanilang tulong? Tama po kayo dyan. Ang naging sistema po talaga natin kapag meron tayong mga kababayan na stranded is yung pagbibigay po ng pagkain, sinasagot po yan ng ating local na Ports Authority Management kung saan andun po sila nag-i-stay. Supported din po ng local government unit and DSWD yung pagpo-provide ng mga assistance sa kanila. So hanggang sa sila ay makabiyahin na uli at makauwi sa kanilang mga lugar? Opo, at gusto ko sanang ipanawagan, Ma'am Susan, na dahil andyan po yung bagyo, yung mga kababayan po natin na nagpa-plano pa lang pong bumiyahe, ipagpaliban niyo po ang inyong pagbiyahe muna up until next week na lang po siguro pag lumipas na yung bagyo. Sapagkat active pa rin po ang ating mga suspension, mahirap na po na doon kayo mas-transit sa mga puerto po na yan. That would be for your inconvenience talaga. So, ipagpaliban po muna natin. Okay. Maraming salamat, Mark Timbal, tagapagsalita ng NDRRMC. Maganda umaga sa'yo. Good morning, ma'am. Ingat po tayo palagi.